Kanyang Moto Diaz. Nagbabala ka bang kumuha ng motor? Or nagbabala ka mag-umpisa ng business na buy and sell? Pero wala kang idea kung paano tumingin ng motor? So, tuturuan kita kung paano. Let's go! Welcome back to my channel. Putang ina ka pala mo, ano? Welcome back. Alam mo talaga may nanonood ako dyan. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano tumingin ng motor. Ang unit na tuturo ko sa inyo paano tingnan is Mio Sporty. No, Mio Sporty, Salty, yung pare-pareho lang naman yon. So, tara! Papasok ko lang sa loob para mas mabahit yung audio. Yun! DF Moto Diaz. Nagbabala ka bang kumuha ng motor? Or nagbabala ka mag-umpisa ng business na buy and sell? Pero wala kang idea kung paano tumingin ng motor? So, tuturuan kita kung paano. Let's go! So, yun. Ang unang yung i-check ko dyan ninyo is hanapin nyo na agad yung papel. Yung papel ng motor. Tingnan nyo kung correct yung ORCR. Tapos may ID ng first owner at saka open deed of sale siya na may pirma ng first owner. Yon. So, ayun yung unang-una niyong gagawin. So, okay na yun. Ang sunod is sinabay susi na ito. May susi ka. So, 3 go. Pangalawa na kailangan niyong gawin is pag nakita niyo na yung papel, tingnan niyo kung tugma tong chassis number niya dun sa chassis number na nakalagay sa papel. So, pag tugma siya, produksyon. Ang sunod yung titignan is yung dito. Engine number niya. No? Nandito yung engine number nito sa likod ng crankcase cover. Yan, nandyan yan. Pag tugma, all goods na yun. No? Tsaka, tignan nyo rin kung tugma yung pangalan ng sa OR tsaka sa CR. Kasi minsan, pag marami motor yung owner, nagkakabalik yun. Pero, bihira lang naman. Pangatlo, is digit bubuksan nyo yung ano, yung engine cover. So, eto na, pag nabuksan nyo na yung engine cover nya, eto yung check nyo kung meron ba siyang mga tagas. Pag sa Mio Sporty ito ha, kung meron ba siyang tagas dito sa tapet cover, kasi kadalas or madalas na o-ring yun, o-ring. Tapos yan, eto all stock to, all stock na all stock. Tapos yan, kung meron ba siyang air filter, air box. Tapos yung curb niya, kung orikahin pa ba, ay orikahin, oh orikahin ng Yamaha, correct me if I'm wrong. Tapos yun, so far wala naman tagas to, yun. Apat. Check nyo na yung unit. Check nyo yung unit. Tapos, para malaman nyo, tingnan nyo kung may ingi dun sa makina. Tatakpan nyo yung tambucho. Kung may kasama ka, patakpan mo na lang. Awkward yung gantong position. O siya, yun to, yan. Trap nyo, yan. So, tahimik siya. So, walang tama yung mga cams. Walang tahimik ng makina niya. After nyo start, testing nyo na kung gumagana ba yung mga ilaw. Yan, ilaw. Yan, ilaw. Signal light. Signal light. Yan, kusina. Tapos, yan. Alright. Tapos, check nyo rin. Doon nyo na i-check yung mga outer. Yung flarings niya o meron ba mga basag. Kung yung shock, meron ba tagan. Tapos yung gulong, putput na ba. Lahat ng makikita nyo sa labas, doon nyo siya i-check. So, pag na-check na yung apat na yun, ang huli nyo na lang gagawin is mag-test drive. Yan, so ito, absorb muna kayong helmet. Tapos ito, i-testing na natin. Titignan natin kung okay ba. Thank you.
malalaman kung merong tama yung shock, shock sa harap, shock sa likod. Pag medyo maraming kalampag, may tama na yung oil seal ng shock, doon yun, bawas nyo na rin sa presyo yun, sabihin nyo doon sa pagbibila nyo ng motor. Pero minor lang naman yun, kahit hindi nyo natawaran, siguro na sobrang laki. Yan. So overall, itong unit na to, all goods to, bilhin nyo na. So, tapos check nyo rin yung mga gulo, kung pwede pa ba, kung paliti na. Tapos check nyo rin kung may bengkong. Kung may bengkong yung gulong. So ito, no, wala siyang malalang bengkong. O, sarap. Yung gulong, check nyo yung mga shock, ayan. Ayan, check nyo yung mga shock, kung may tagas pa. So far, wala naman siyang tagas. So, ganun mag-check ng unit, pati sporty, no? So, halos lahat naman doon, pwede mo na siyang i-apply sa ibang motor. Masarap na. Yun! Tsaka pahabol pala. Para malaman nyo kung may tama yung piston or yung piston na siya or yung mga valve seal niya. Pag restart nyo, ganun nyo nung medyo madiin. Siguro mga 2,000 RPM. Check nyo kung may usok yung tambucho. Pag may usok, it's either nagkakainan langis or may tama yung valve seal, may tama yung piston ring, may kaskas na yung block niya. Yun. So, medyo malaki-laki yung barata nyo kung kukunin nyo yung unit, ha. Pero kung, ano naman, wala naman ganun, all goods yun, walang usok. Walang tagas, walang usok, all goods itong unit natin, bilhin nyo na to. Okay, benta-benta natin to, yung RB8 ng Mio kay 125. Video na to, mag-like, comment, and subscribe lang po kayo para updated kayo sa ating channel. Tapos, kung meron kayong mga katanungan dun sa video or question or suggestion na para i-content natin, comment nyo lang po. Tapos yun, kita-kits tayo next vlog. Demo to this.